The Lord be with you and with your spirit. A reading for the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. Luke chapter 5, verses 3 and the following. He got into one of the boat, the one belonged to Simon, and asked him to put out a little from the shore. Then he sat down and taught the people from the boat. When he had finished speaking, he said to Simon, "Put out into the deep water and let down the nets for a catch." Simon answered, "Master, we've worked hard all night and haven't caught anything, but because you say so, I will let down the net." When they had done so, they caught such a large numbers of fish that their nets began to break. So they signaled their partners in the other boat to come and help them. And they came and filled both boats so full that they began to sink. When Simon Peter saw this, he fell at Jesus' knees and said, "Go away from me, Lord. I am a sinful man." For he and all his companions were astonished at the catch of fish they had taken. And so were James and John, the son of Zebedee, Simon's partner. Then Jesus said to Simon, "Don't be afraid. From now on, you will fish for people." So they pulled their boats up on the shore, left everything, and follow him. Dear brothers and sisters, the good news of our salvation. Praise you, O Lord Jesus Christ. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Great miracle. You know, it's really miracle happens. Kaya po yun ang pinili ko pong passage, yun po pinili ko pong gospel. Bakit po? Kasi doon natin makikita. Sino po ba ang fisherman? Si Jesus po ba? Hindi. Ang bihas ang fisherman, si Peter, yung mga kasama niya. Sila John, James, anak ni Zebedee. Yun yung mga batikang mangingisda. Kaya nga, sagot ni Peter kay Lord, "Hey, Lord naman." Siguro parang siya sabi ni Peter na, "Lord naman, ako po ba ang aanuhan mo Fisherman ako mangingisda ako eh. But because you said so," yun ang sabi ni Sister Eme, "thy will be done on earth as it is in heaven." Wow! Yun yung masarap kay Peter. Kahit na may nangatwiran siya, susunod pa rin sa ating Panginoon. Yun sinasabi po natin, humility and obedience. If we will mention such miracles that the Lord made, unang-una po, yung unang milagro ng Diyos, yung pong pinanganak si Jesus sa isang virgin kay Mama Mary. Is that not a miracle, brothers and sisters? Of course, it's a miracle. Ano? Nag-conceive po siya 9 months in a natural way, brothers and sisters. Pinanganak si Jesus sa sabsaban. Siya yung maging hara. The next, in public, yung pong water into wine. Wow, yun po yung masarap eh. Yan po yung topic namin sa Teresa, Love Flock Teresa kagabi, na yung buhay po natin, yung water po ng buhay po natin, kaya po ng Diyos na gawin pong maayos na alak, masarap na alak, mabuting alak. Yun po yung mga biyaya ng ating Panginoon. Yung miracle of water into wine, brothers and sisters, mangyayari din po sa buhay po natin. Jesus healed so many people. Healing of the royal official son, healing of the Capernaum, no? Ano pa? Peter's mother-in-law. Si Peter pala may asawa. How do you know? Di ba? Yan ang joke eh. Yan po yung joke eh. Si Peter po pala may asawa. Paano malalaman? Wala namang binensyong asawa si Peter. May mother-in-law po eh. Kaya po may asawa siya. Joke. No. Jesus healed the leper. He healed the paralyzed man. Heals the woman who suffered with bleeding for so many years.
a mute, demons possessed man healed. Grabe, ang dami. Girl possessed by demons healed. Ano pa? Healing of a man born blind. Bartimaeus, ano pa? Marami. Marami pong healing. Jesus healed a demon-possessed boy. Ito po yung isang, yung miraculous peace catching. Ito yung napakasarap na magdamag na hindi po nakahuli ng isda sila Peter. Tapos sasabihin ni Lord, i-lower ang net. Oh, wow. Praise God. But because you said so, Lord, I will do it. Jesus calmed the storm. Yung pong nandoon po sa bangka si Jesus, kasama mga disipulo, bigla pong may malakas, malaki pong alon. No? E di po ba, ginigising nila si Jesus? Yun yung milagro na nakita po natin sa banal na kasulatan. Feeding the 5,000 men, no? And their families. Ang dami po nun. Imagine niyo po, yung pong tinapay at isda, napakain po ang 5,000 tao. The resurrection, one of the best miracle is the resurrection of our Lord Jesus Christ. Yung muli po niyang pagkabuhay. Yung namangha pati po disipulo po niya. Pagdating po doon sa libingan, wala po siya. Nabanhaw, nabuhay muli. Brothers and sisters, great miracle sa bawat isa po sa atin. God's miracle revealed through scriptures, through time by miracles. Miracle points to God's existence and power. Miracle surprise, shock, no? Excited people to believe that there is more to life, no? Than only what is seen and known. Yung nakikita po, meron pa po mas behind yan po. Kami ni Sister Emma, ang buo po namin pamilya, ang dami pong milagro sa aming mga anak. Oh, wow. Bakit po naging doktor yung aming panganay? Dahil po sa milagro. Pero ano po doon? Pananampalataya, yung pong thy will be done on earth as it is in heaven. Yung aming pong bunso, paano po naging piloto? By faith, brothers and sisters, he made a miracle. Iyon yung napakasarap na milagro na mga makikita po natin na madalas iyon ang inaabangan ng maraming tao. Yung milagro ng gumaling po, di ba? Yung pilay na nakalakad, yung bingi nakarinig, yung bulag na nakakita, ano pa? Yung patay na nabuhay. Saka ano pa? Yung buhay na namatay. Hindi. Buhay na nga eh. Buhay na nabuhay ng walang hanggan. My dear brothers and sisters, my dear people of God, my dear love flock, ito po yung pinaka-the-best sa milagro na mawi-witness po natin. Na nawi-witness at nawi-witness hanggang nawi-witness po natin. Alin po yun? Number one, conversion. Yung makakita ka ng tao, no, drug addict, wala nang pag-asa sa buhay, nagkaroon ng pagbabago, mas malaki pong milagro po yun. Yung atin dating lumang buhay na bulok, nagkaroon ng pagbabago, oh wow, maraming ma-amaze. In fact, brothers and sisters, hindi naman po sa pag-ano, kailan yun? Nagkaroon kami ng class reunion sa aming high school 2020 last year. Marami po nagtataka paanong naging Brother Vic, paano itong si Vic Cabral naging Brother Vic. Number one, nung nag-aaral po ako, rocker po ako. Pangalawa po, maraming kalukuhan. Hindi ko isipin magkakaganito po ako. Is it not a great miracle in my life? Yung madalas sasabi ko nga po eh, pag dumarating ang mga trahedya, pag dumarating yung mga bagyo sa buhay, what if hindi ako na-renewed? And that is a great miracle. Pwede ba sa sisters? Our conversion. And so, you, ikaw kapatid, misan po nagdadalawang isip pa tayo eh. Yung ating conversion, sometimes half-hearted eh. Why not wholehearted, brothers and sisters? Bakit hindi pa po natin bigay ng buong-buo sa ating Panginoon? And you will see a great miracle. Another great miracle is this. Yung pong magkaaway, nagkasundo. Yung pong magkaaway, nagkapatawaran. Oh, wow.
That's a great miracle. Kasi share lang po ni Sister Emma, yung aming pong bunso at ako at siya, nagkatampuhan, nagkaroon ng gap. Wow! Siyempre, as a parent, siyempre, wow, you are so, ano, sabik na sabik ka sa anak mo. But with God's grace, with a great miracle, pagdating ng Udet, kaya nga, Sister Eme, sabi nga niya, huwag pong ma-open yung iba, pero sa kanya po, sa amin po, ang Udet po nagbigay ng milagro sa buhay po namin. Changes, metanoia, sudden change, brothers and sisters. Kaya nga, marami po ako na witness, drug addict, hiwalay sa mag-asawa, nagkasundo muli, no? Ang may sakit na nagkaroon ng pag-asa, na nag-extend ng kanyang buhay, ang dami ko na witness sa aking buhay, brothers and sisters. And even in our family, the miracles happen. And the best miracle is forgiveness. The best miracle is changes. The best miracle is reconciliation. The best miracle, brothers and sisters, is our conversion. Are you listening to the Lord now, brothers and sisters? You want to see the great miracle in your life? Let the Lord control our life and you will see a great, great, great miracle in our life, brothers and sisters. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, Amen. Lord God, salamat po sa biyaya na binibigay niyo po sa amin para po kami makakita ng milagro. Milagro, Panginoon, na magpapabago sa aming buhay. Milagro po ng kapatawaran. Milagro po, Panginoon, ng pagkakasunduan. Milagro po ng kagalingan. Kaya Lord God, nihiling po namin sa iyo. Patuloy mo kaming i-guide. Patuloy mo kaming subaybayan. Patuloy mo kaming yakapin, O Panginoon. Sa kaya po, para po kami makakita ng milagro sa aming buhay. We ask this through Christ, our Lord. Amen. In the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Praise God. Okay.